Tayo ay magkaisa. Sama-sama tayo papangunan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga senior citizens, sa inyong pamilya at sa lahat ng mga Pilipino. Pagkatapos ng deadline na ibinigay ng COMELEC para sa mga substitution at withdrawal para sa mga tatakbo sa election 2022, ang final list, isang independent and non-commissioned poll na isinagawa ng Publicos Asia Incorporated ay nagsagawa ng presidential survey mula November 16 hanggang November 18, 2021. Dahil magugulat ka sa inilabas na resulta ng Publicos Asia Incorporated sa mayigit 1,500 respondent para sa presidential survey nationwide. Dahil solid na solid at napakalaki ng lamang ng presidential survey na ito. Narito ang resulta ng presidential survey na inilabas ng Publicos Asia Incorporated sa mayigit 1,000 respondent nationwide. Nangunguna at napakalaki ng lamang ni Ferdinand Jr. Bongbong Marcos sa total of 56.7%, sa NCR nakuha niya ang 50.3%, sa North Central Luzon 60.3%, South Luzon 46.2%, sa Visayas 54.7%, wow, sa Mindanao 70%. Pumangalawa naman sa kanya at napakalaki ng agwat si Maria Leonor Leni Robredo na nakakuha ng 15.4%, sa NCR nakakuha siya ng 26.9%, sa North Central Luzon 14.1%, South Luzon 22.1%, sa Visayas 13.5% at sa Mindanao 4.8%. Pumangatlo naman ang undecided na nakakuha ng 8.8%. Pumang-apat naman si Francisco Iscomoroy na Dumagoso na nakakuha ng total of 6.9%, sa NCR 7%, North Central Luzon 8.6%, South Luzon 10.5%, sa Visayas 5% at sa Mindanao 2.6%. Ang lima naman, si Christopher Bongo na nakakuha ng total of 4.1%, sa NCR 3.5%, North Central Luzon 2%, South Luzon 3.7%, Visayas 3.8% at sa Mindanao 7.7%. At sumunod naman sa kanila si Emmanuel Manny Pacquiao na nakuha ng total of 3%, Pampilo Ping Lacson na nakuha ng 2.9%, Nan 1.5%, Ernesto Abela 0.4%, De Guzman Calodi 0.3%, Others 0.1%, and Antonio Parlade 0.1%. Lumalabas sa survey na ito na halos 41.3% ang agwat o lamang ni Bongbong Marcos sa kasunod niya na si Vice President Leni Robredo. Disclaimer lang po sa ating mga viewers, ang mga datos at resulta ng survey na ito ay galing po sa legit Facebook page at website ng Publicos Asia Incorporated. Kaya naman, habang tumatagal at lumalapit na ang election 2022, marami na naglalabasa ng mga resulta ng mga presidential at vice presidential survey at nagkakatugma-tugma kung sino talaga ang top choice at nangunguna sa mga presidential at vice presidential survey dito sa ating bansa. Ikaw, bilang isang senior citizen at bilang isang Pilipino, sino ang iyong napupusuan na magiging presidente sa election 2022 at mangangalaga ng ating bansa sa susunod na 6 na taon? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone!